Siyempre, Ted. Kasi siya po ang ating pinakamataas na pinuno ng ating bansa. At siyempre, pinapangalagaan rin niya lahat ng kanyang mga kawal. Pangiti po performance na mawa yun ang atong ito. Ta kukuhin na mati ay pangiti na day West Philippine Sea. 6? Okay naman yung pag-address niya, pero kasi yung minsan yung pag-address niya sa atin, sa mga common tao, parang hindi tayo magaling, parang wala din tayong pag-iisip. So, magsasalita lang siya, tapos magmumura-mura. So, parang, tapos afternoon, ay, yun na, tapos na, yung parang ganun niya eh. So, yung maganda kasi is dapat i-explain din niya ng maayos para mas maintindihan ng iba. Sa aking opinion, siyempre ang West Philippine Sea is pag-aari din ng Pilipinas. So, dapat lahat ng kayamanan na binibigay ng ating karagatan at dapat natin itong pag-ingatan. At bilang pulis ng Pilipinas, kailangan din nating protektahan kung ano ang pag-aari natin kasi tayo rin lang naman ang makikinabang para sa seguridad ng next na generation sa ating kabataan ngayon. Dapat tulungan natin sila, mga kasundaluhan natin, para protektahan ang ating pagmamay-ari at para pangalagaan ito para sa kapakanan ng ating bansa. Ayun, sabay nga makakuha ko maisunakot. At sa ding pati terms na kat ikwa na pa ya di ikwa na di sakbay nga malpas di ikwa terms na ikwa na di ikwa di panggap TV si Philippine Sea isa ba na pa ayun tap no mas pa yung nga to tigrado na siguro no makuha na rin regarding sa West Philippine Sea, I think yung mga sinasabi ni President is may sense kasi hindi naman natin pwedeng ano na yun, yung makipaglaban sa China since we lock the facilities ba tawag dun? Yung barko, ganon. Kasi masyadong advanced din yung sa China. Ayaw din kasi nilang ng diplomacy masyado. So, dun tayo nahihirapan. Pero may sense din yung ibang sinasabi, yung iba na nagsasabi na kailangan depensahan. Pero kung kahit din nadepensahan natin, kulang din naman or we lack the facilities, talo pa rin talaga tayo.